Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Habang sakay ng kotse ni Clay ay napunan ni Kukay na hindi umiimik ang kanyang ina. Alam niyang labag sa kalooban nito na bumalik sila sa lubaw. Nay, hindi ko po mapapahintian ang alok ni Clay na pag-aralin ako kaya kailangan natin bumalik sa lubaw. Ipagpapatuloy ko ang pag-aaral ko para din sa atin ito ni tatay, saka sa future namin ni Clay at ng mga magiging anak namin. Ang ikinakatakot ko lang naman ay ang iyong ina niyang bruha. Paano kung bigla siyang sumugod sa bahay kapag nalaman niyang kayo na ni Clay? Paano kung malaman pa niya na pinag-aaral ka ni Clay? Huwag na lang kayo mag-isip ng negatibo, Nay. Kailangan natin bumalik sa lubaw. Ano pa nga bang magagawa ko? Ayoko naman na mag-isa ka lang doon. Pagdating nila sa kanilang bahay, ay nagkulong agad ito sa kwarto. Napapailing na hinarap niya si Clay. Pasensya ka na kay Nanay, Clay. Inakbayan siya nito. Nauunawaan ko siya, sweetheart. Alam kong maraming bagay siyang kinatatakutan. But in time, alam kong magiging okay ang lahat para sa kanya. Ipapakita ko sa kanya na magiging maayos at walang magiging problema sa ating relasyon. Yumakap siya dito. Bukas, lalabas tayo. Mamimili tayo ng mga gamit niyo rito sa bahay. Gusto kong bumili ng refrigerator, washing machine at iba pang gamit para maging magaan ang pagtatrabaho niyo ng nanay mo. Salamat, Clay. Nasa iba ba ang Tita Violeta mo, anak? Sabi ng mama ni Claire. Hindi siya sumagot. Nasa TV pa rin ang kanyang atensyon. Paakyatin niyo na lang siya sa kwarto ko. Pagkasabi niyon ay lumabas na ito ng kwarto niya. Pagbalik nito ay kasama na nito si Tita Violeta. Hi Claire, bati nito sa kanya. Pilit na nilingon niya ang matandang babae. Hello Tita. Maiiwan ko na muna kayong dalawa, sabi ng kanyang mama. Okay. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa sofa at lumapit kay Tita Violeta. Humalik siya sa pisngi nito gaya ng kagawian niya. Apat na araw na mula nang ma-discharge siya sa ospital dahil sa paglalaslas niya ng pulso sa ikalawang pagkakataon. Nang araw lang na iyon ito nagkaroon ng pagkakataon na bisitahin siya. Kumusta nang pakiramdam mo? Okay lang Tita. Parang robot na sagot niya. Inakay siya nito sa sofa na binakante niya kanina. Cheer up, will you? Mula ngayon, ayoko nang naglalasing ka. Hindi siya kumibo. Look, kapag patuloy mong ginawa iyan, ikaw lang ang magsasuffer in the end. At si Clay at ang alilang iyon, magdiriwang sila dahil sa kahinaan mo. Be strong, Claire, dahil kailangan nating hadlangan ang relasyon ni na Clay at ng babaeng iyon. Over my dead body. Hindi ko matatanggap na magkaroon ng girlfriend na katulong ang pinakamamahal kong bunso. Hindi na napigilan ni Claire ang emosyon. Napaiyak na naman siya. Ang sakit talaga ng ginawa sa akin ni Clay, Tita. I hate him. I know. Nauunawaan kong nararamdaman mo. Ikaw ang gusto kong mapasangsawa ni Clay. Claire, ikaw ang gusto kong maging ina ng mga magiging apo ko sa kanya. You're the perfect girl for Clay at hindi ang kung sinong oportunistang napulot niya sa squatters area. So what we need to do now is come up with a plan. Kailangang magpalayo natin si Clay at ang katulong na iyon. Lalo pa at naririto na uli sa lubaw ang Kukay na yon. Kadarating lang ni Clay kahapon mula sa Manila. At kaninang umaga, lihim ko siyang pinasubaybayan kay Mando. Pinuntahan pala ni Clay ang bahay ng bakukang na yon at ipinamili ng utu-utong anak ko ng mga gamit sa bahay ang mag-inang makakapal ang muka. Nagtagis ang mga bagang niya sa narinig. Now, listen here, Claire. May naisip akong plano. Dumalaw uli si Clay sa bahay ni na Kukay. Gusto mo bang sumama sa akin sa Zambales? Tanong nito sa kanya. Anong gagawin mo ron? Tanong din niya. Bukas ng umaga, bibisitahin ko yung business namin doon. 3 days lang naman. Kailan mo balak umalis? Gusto ko sana pero naipangako ko na kay Dulce na tutulong ako sa kanya sa pagluluto ng pansit bukas. Birthday niya bukas eh at pupunta yung bago na namang boyfriend niya sa bahay nila.
Iyon ang unang pagkakataon na makikilala ko yung lalaking ipinalit niya kay Ponsing na mukhang matador at kargador. So, importante yun para sa bruhang si Dulce. Mukhang poging isang to dahil excited ang gaga. Okay, no problem. Lagi na lang akong tatawag sa'yo. Humilig siya sa balikat nito. Siya nga pala, kumusta na sina Ma'am Sheena at Ina? Okay lang. Nasabi ko na sa kanilang tungkol sa atin. Pagbalik ko mula sa Zambales, papasyal tayo roon. Nasiyahan siya sa narinig. Pinakilala ni Dulce kay Kukay ang bagong boyfriend nito. Ito ang best friend kong si Stuki, aka Kukay. Siya si Hamid, pamangkin siya ng boss ko. Pogi, diba? Natatawang nakipagkamay si Kukay kay Hamid. Sa tingin niya ay nasa mid-20s ang edad nito. It's nice to meet you, Hamid. Nakangiting sabi niya. Same here. Nagdala si Dulce ng pagkain sa labas ng bahay na kinaroroonan nila ni Hamid. Marami pa kasing bitis at sa loob ng bahay. Matagal na ba kayo magkakilala ni Dulce? Naisipan niyang itanong. Bago kasi kami pumunta sa nanay ko sa Manila, wala namang nabanggit sa akin si Dulce na may boyfriend siya. Nagulat na lang kami ni Shimi nang ibalita niya sa amin na boyfriend na nga niya siya. Hindi niya sinabi si Ponsing ang unang nalaman niyang shota ng kaibigan niya. Noong nakaraang buwan lang kasi ako dumating dito sa Lubao, taga Cagayan de Oro ako. Nagka-inlovean kami agad ni Dulce. Napangisi siya. At talagang naka-inlovean ha? Parang nai-imagine kong usok. Well, sa tingin ko naman sa'yo, okay ka naman. Wala ka naman sigurong baong bomba dyan ano? Paano kung mayroon? Game na sagot nito. Tumawa siya. Well, sa ibang lugar mo pa sabugin. Ngumiti ito at sinalubong ang mga mata niya. Hindi ko pa iiyakin si Dulce kung iyan ang gusto mong malaman. Mabuti naman kung ganoon, Hamid. Salamat. Ngumiti ito. Salamat din sa pagtanggap. Kahit dalawang araw nang nasa Zambales si Clay, hindi masyadong nalungkot si Kukay dahil panay ang tawag nito sa kanya. Inaabot ng halos isang oras ang pag-uusap nila. Ramdam na ramdam niya ang pag-aalala at pagmamahal nito para sa kanya. Nagkakape pa lang siya sa sala ay kateks niya ito. Ayon dito, on the way na raw ito pauwi. Magre-replay na sana siya nang makarinig siya ng pamilyar na ukong ng sasakyan sa labas ng bahay. Napakunot noo siya, saka sumilip sa bintana. Kotse iyon ni Clay. Patakbong lumabas siya ng bahay. Eksaktong pababa ito ng kotse. Nakangiting lumapit ito sa kanya habang may bit-bit na mga plastic bags. Ang daya mo, sinabi mong on the way ka pa lang ah. Natawa ito. Oo nga, on the way na papunta sa bahay ninyo. Hindi na niya napigilan ang sarili. Bigla siyang yumakap dito. Namiss kita? Sabi niya. Tinugon nito ang yakap niya at saka inakbayan siya. Lalo ako. Anito at inakay siya nito papasok sa bahay. Nasaan ang nanay mo? Tanong nito. Nasa palengke. Good, solo pala kita ngayon. Ngumiti siya at kusang lumapit na rito. Nagtama ang kanilang mga mata. Gusto ko uli marinig yung sinabi mo kanina. Ang alin? Na namiss mo ko. Namiss kita ng sobra. Madamdaming saad niya. Yumuko ito at mabilis sa sinakop ang kanyang mga labi. He kissed her hungrily. Tinugo naman niya ang mainit na halik nito. Inalayo nito ang mukha sa kanya kapag kuwan. Pasyal tayo mamayang gabi kina kuya? Doon na tayo matulog? Ha? Bakit kailangang doon pa tayo matulog? Dahil gusto kitang masolo mamayang gabi. Hindi naman ako pwedeng tumabi sa'yo rito dahil nandiyan ang bantay mo. Natawa siya. Sige, magpapaalam ako kay nanay. Baka pwede siyang masamahan ni Dulce rito. Hello, Ate Cooks! Bati ni Ina. Sinalubong agad ng yakap ni Kukay ang batang si Ina. Hello, Ina! Namiss mo ba ako? Opo, Ate Kukay. Marami na nga akong drawings na hindi mo pa nakikita eh. Palapit na rin sina Sheena at Steve sa sala. Kumusta po, ma'am, sir? Bati niya sa mag-asawa. Mabuti naman, Kukay. Nakangiting tugon ni Steve. At huwag mo na nga kaming tawaging sir at ma'am. Dahil hindi magtatagal, mapapabilang ka na sa pamilya namin. Nanunudyong sabi ni Sheena. Nag-init ang magkabilang pisngin niya. Dumiretso na tayo sa kusina at nakahain na si Aling Uday. Sabi ni Steve. Inakbayan siya ni Clay at iginiya na patungo sa dining room. Pagkatapos maghapunan, nakipagkwentuhan muna sila sa mag-asawa sa sala habang si Ina ay nanonood ng TV kasama si Aling Uday. Pasado alas 10 na nang matapos ang pagkukwentuhan nila. Sa guest room nagtungo sina Clay at Kukay.
Sa wakas, nasolo na rin kita. Sabi nito at saka ngumiti. Asar talaga yung sina ate at kuya eh. Pinatagal pang kwentuhan, alam mo naman nila na sabik na akong masolo ka. Sira ka talaga. Nangingiting sabi niya. Sinong sira? Binungat siya nito na parang bata. Napatili siya. Clay, ano ba? Ibaba mo nga ako. Haya na oh. Inilapag siya nito sa kama saka yumuko at sinakop ang kanyang mga labi. Teka, mag-shower muna ako. Huwag na, kaliligo mo lang naman kanina, di ba? May konting asim ka lang, pero okay lang sa akin. Mahilig talaga ako sa sinigang. Natawa siya. Sinimula na nitong tanggalin ang suot niyang blouse at jeans. Panloob na lang niya ang natira sa saplot niya. Hinilakan ulit nito ang kanyang mga labi. At muling nagniig ang nag-iinit nilang katawan. Nagising si Kukay sa ring ng cellphone niya. Napatingin siya kay Clay. Gising na pala ito. Sino naman kaya ang tatawag sa akin sa ganitong oras? Bumangon ito at ginampot ang cellphone niya na nasa ibabaw ng bedside table. Si Dulce. Anito nang tingnan kung sino ang caller niya. Bigla siyang kinabahan. Ni minsan ay hindi tumawag si Dulce sa kanya. Palagi lang itong nagtetext dahil nagtitipid ito sa load. Dulce, napatawag ka? Aniya nang sagutin ito. Diyos ko, Kukay, umuwi ka na ngayon din. Natatarantang sabi nito. Naisip agad niya ang kanyang ina. Bakit? Pinuntahan ako ng nanay mo dito sa bahay. Inutusan niya akong tawagan kita. May dalawang lalaking pumasok sa bahay ninyo. Tinutukan siya ng baril at binantaan na kung hindi ka aalis sa lubaw ay papatiin siya pati ikaw. Diyos ko! Sinabi niya kay Clay ang nalaman niya. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik. Nagbihis agad sila. Ginising nito ang kapatid nito para magpaalam. Pagkatapos ay sumakay na sila sa kotse nito. Mabilis ang pagpapatakbo nito sa kotse nito kaya nakarating agad sila sa bahay nila. Nadatnan nila si Dulce sa alahala habang ang kanyang ina ay nasa loob ng kwarto. Pumasok siya sa kwarto at nakita itong umiiyak. Nay, yumakap ito sa kanya. Kukay, niyakap din niya ito. Ramdam niya ang panginginig ng buong katawan nito. Saglit na iniwan muna niya ito at kumuha siya ng tubig sa kusina. Ipinainom niya iyon dito. Hinintay niya na kumalma to bago siya nagtanong. Nay, ano bang nangyari? Kaninang mga alas 9, biglang may kumatok sa pinto. Akala ko'y bumalik ka kaya pinagbuksan ko. Biglang pumasok ang dalawang matangkad na lalaki na nakabonet. Bigla akong tinutukan ng baril nung isa. Sabi sa akin, umalis na raw ako dito sa lubaw. Magpakalayo-layo raw tayo. Natutop niya ang kanyang bibig. Bakit nila ginawa iyon? Wala naman tayong kaaway, di ba? Maliban sa mga Vicente, sabi nito, natigilan siya. Ayaw muna niyang isipin ang posibilidad na iyon. Nagpa-blatter na ba kayo? Galing na ako sa barangay, rumesponde na ang mga tanod. Nang lumabas siya ng kwarto ay sinalubong agad siya ni Clay. Inakbayan siya nito, ikunento niya rito ang ikunento ng kanyang ina. Hindi natin dapat palampasin ito. Galit na sabi nito. Huwag ka na kayang umalis, dito ka nalang matulog. Sabi niya. Okay, pero ihahatid ko na muna si Dulce. Salamat. Sabi niya sa kaibigan. Walang anuman, Kukay. Kinabukasan, maaga pa ay umalis na si Clay. Napuna ni Kukay na hindi pa rin mapalagay ang kanyang ina. Mabuti pa ay magpahinga na lang kayo riyan sa kwarto. Anya rito. Ako nang bahalang magluto ng pananghalian. Tumangulang ito. Kasalukuyang nagpiprito siya ng tilapia nang makarinig siya ng kotseng huminto sa labas ng bahay nila. Sumilip siya sa bintana sa sala. Hindi kotse ni Clay ang nakita niya roon, kundi isang pamilyar na kotse rin. Hindi lang niya matandaan kung saan niya nakita iyon. Maya-maya lang, lumabas mula sa driver's seat si Mang Mando. Natilihan siya. Anong ginagawa ni Mang Mando rito? Halos manlamig ang buong katawan niya nang makita kung sinong kasunod na umibis ang driver backseat ng sasakyan. Si Doña Violeta. Diyos ko, anong ginagawa nila rito? Maya-maya ay narinig na niya ang pagkatok sa pinto. Hindi niya tuloy alam ang gagawin kung pagbubuksan ang pinto ng mga ito o huwag nalang pansinin. Pero sa huli, naisip niyang gawin ang una. Kung sakali mang manggulo si Doña Violeta, nakahanda na siya. Hindi na siya dapat magpaipipa rito. Lalaban na siya. Tutal, nasa loob siya ng kanilang teritoryo.
Trespasser ito sa pagkakataong iyon. Binuksan niya ang pinto. Kayo pala. Gusto niya itong ipagtabuyan pero nagbagong isip niya. Kahit anong gawin niya, ina pa rin ito ng lalaking pinakamamahal niya. Gusto kitang makausap, Kukay. Sabi nito. Humugot siya ng malalim na hininga. Sige po, tuloy kayo. Pumasok ito sa loob, kasunod si Mang Mando. Pinaupo niya ang mga ito sa lumang sofa sa sala. Panay ang ismid nito habang inililibot ang paningin sa loob ng bahay nila. Tumayo uli ito at hinarap siya. Ayaw na ayaw ko sanang tumuntong dito sa pamamahay niyo, pero kailangan kong gawin ito para iparating sa iyong importanteng mensahe ko. Iwasan mo ng anak ko. Lumayo kayo sa lugar na ito at huwag mo nang ipapakita ang pagmumukha mo sa kahit na sino sa amin, kahit na kailan. Hindi kong gusto kong mapangasawa ni Clay, kundi si Claire. Si Claire ang nababagay kay Clay at hindi ang tulad mong walang pinag-aralan at anak ng isang kriminal. Nanlamig ang buong katawan niya. So parto ito ng kaganapan kagabi. Anong nangyayari dito? Tanong ng kanyang ina na nakalapit na sa kanila. Saglit na nilingon niya ito. Nay, dyan lang kayo. Ako nang bahalang humarap sa ina ni Clay. Bumaling uli siya kay Doña Violeta. Wala na ako sa pamamahay niyo, senyora. Kaya wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. At bago ko pa kayo patulan, umalis na kayo ngayon din. Aba, matapang ka na ngayon ha? Lumaki na bang ulo mo dahil alam mong nariyan si Clay na magtatanggol sa'yo, ha? Nagtagis ang mga bagang niya. Sagutin niyo nga ako, senyora. Anak niyo ba talaga sina Clay at Steve? Bakit kung anong ikinangganda ng ugali nila, siya namang isinamanang si inyo? Isang malakas sa sampal ang pinadapo nito sa pisngi niya. Bastos kang babae ka? Pasigaw na sabi nito. Natulig siya sa ginawa nito. Nagdilim ang paningin niya nang umangat uli ang isang kamay nito para sampalin siya ay mabilis sa sinalag na niya ang kamay nito. Pero nahablot agad nito ang buhok niya. Kailangan niyang ipagtanggol ang sarili niya kaya buong lakas na itinulak niya ito palayo. Napasadsad ito sa sahig at nawala ng malay. Senyora! Senyora! Natatarantang sinakloloha ni Mang Mando ang amo nito. Nashock siya sa nangyari. Binuhat ni Mang Mando ang amo at inilabas ng bahay. Hanggang sa makaalis ang mga ito ay natitigilan pa rin siya. Maya-maya lang ay napahagulhol na siya. Napaiyak na rin ang kanyang ina. Pero galit ito nang harapin siya. Ngayon, alam na natin kung sino ang may pakana sa nangyari kagabi. Hindi ko na mapapalampas ito, Kukay. Halos lumabas ang litid nito sa tindi ng galit. Maayos ang buhay natin noon kahit naghihirap tayo. Pero mula nang makilala mo ang Marco na iyon, nagkandiretso-letso na tayo. Nakulong ang tatay mo nang wala sa oras dahil sa pagtatanggol sa'yo. Pagkatapos, ito namang si Clay. Ginawa ka nilang tanga, inalipin at inalipusta. Ngayon ay pinagbabantaan na nila ang buhay natin. Ano pa bang hihintayin natin? Ang sabay tayong ipapatay ng ina ng nobyo mo? Iyon bang naghihintay sa atin, Kukay? Hagulhul lang ang inaisagot niya dito. Bukas na bukas din ay aalis na ako rito. Kung gusto mo magpaiwan, sige, dahil alam ko naman na mahal mo si Clay at hindi mo kayang humiwalay sa kanya. Kung wala kang pagmamahal sa sarili mo, maiwan ka rito at hintayin mo na lang ang araw na patayin ka nila. Umiiyak na iniwan siya nito sa sala. Maghapon na hinintay ni Kukay si Clay. Kailangan na niyang kausapin ito ng masinsinan. Alas 8 na ng gabi nang dumating ito. Madilim ang mukha nito nang pinagbuksan niya ito ng pinto. Hinawakan siya nito sa kanyang braso. Bakit mo nagawa yun kay mama? Clay, ano ba? Nasasaktan ako. Daing niya habang pilit hinihila ang braso mula sa pagkakahawak nito. Shock na shock siya. Sumulak na rin ang galit sa dibdib niya. Ang kapal talaga ng mukha mo, Clay. Tama lang ang sinabi kong bulok ang ugali niya. Siya pala ang taong nakilala ko na saksakan ng walang hiya. Napakasinungaling niya. Sagutin mo ko, bakit kailangan mong saktan si mama nung walang kalaban-laban? Ang tanging ginawa niya ay pinuntahan ka rito para humingi ng tawad sa lahat ng nagawa niyang kasalanan sa'yo. Pero anong ginawa mo? Pinagsalitaan mo siya ng masama at sila kanyang saktan. Ngayon ay nasa ospital pa rin siya dahil nagkaroon siya ng mild attack. God, Kukay, hindi ko inakala na ganoon ka pala kabayolente. How dare you? Niyugyug siya nito. Madudurog yata ang braso niya sa paghahawak nito. Mahal kita, Kukay, pero kapag may masamang mangyari sa mama ko, hinding-hindi kita mapapatawad. Sige,
Kampihan mo siya. At mula ngayon, kasuklaman mo na ako kung gusto mo. Dahil simula ngayon, tinatapos ko na ang lahat sa atin. Ganoon din naman ang sumatotal eh. Sa huli, ang nanay mo pa rin ang kakampihan mo. Sino nga ba naman ako sa buhay mo? Parang bahagyang naparila sa ito sa sinabi niya. Matagal na napatitig lang ito sa kanyang muka. Maya-maya ay walang sabi-sabing itinulak siya nito. Kung hindi siguro niya na kontrol ang sarili, baka natumba siya. Fine, kung nakikipaghiwalay ka, hindi kita hahabulin, Kuhay. Minsan na ako naghabol sa'yo. Hindi ko na uulitin yun. Pagkasabi niya yun ay nagmamadaling lumabas na ito ng bahay. Nang marinig niya ang ugong ng kotse nito palayo, sakalang siya napasalampak sa sahig at paimpit na umiyak. Tila noon lang siya nagising sa katotohanan. Ang pinapangarap niyang sungkitin na bituin na tulad ni Clay ay mananatili lamang isang pangarap. Napuyag si Kuhay dahil sa kaiiyak. Pero maaga pa lang ay tinawagan na niya si Dulce para papuntahin sa bahay nila. Pagkatapos niyang ikwento rito ang nangyari sa kanila ni Clay, ay nagpaalam siya dito na pupunta sila ng kanyang ina sa Tarlac. Magtatagal ba kayo roon? Siguro, baka aabutin kami roon ng ilang buwan. Tugon niya. Paano itong bahay ninyo? Pababantayin ko muna sana sa'yo kung pwede. Dito ka nalang muna tumira. Mahirap na kasi kung matatagalan kami roon at walang tao rito. Lalo, may mga gamit na rin naman dito. Sige ba? Napangisi ito. Pwede ko bang dalhin paminsan-minsan si Hami dito? Alam mo na. Tumango siya. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Pinigil niya ang maiyak dahil parang pagod na rin siya. Alam na ba ni Clay na aalis kayo? Hindi. At pakiusap, huwag na huwag mong sasabihin sa kanya kung saan kami pumunta. Mamayang tanghali na kami babiyahin ni nanay. Bibili muna ako ng bagong SIM card sa bayan para makapagpalit na ako ng number nang hindi na ako makontakt ni Clay. As if naman kukontakin pa siya na binata. Nakakapanghinayang. Malungkot na sabi ni Dulce. Ang ganda na sana ng samahan ninyo ni Clay eh. Ibig bang sabihin niyan, hindi na matutuloy ang pag-aaral mo? Mananatili na lang iyong pangarap, Dulce. Mabuti naman at naisipan niyo kaming dalawin dito. Anang tiya biring ni Kukay, nag-iisang kapatid iyon ng kanyang ina. Biyuda ito at may isang anak, si Olga. Hindi lang kami dadalaw ate, sabi ng kanyang ina. Dito muna kami maglalagi ni Kukay kung pwede. Aba, oo naman, mas matutuwa nga kami ni Olga dahil may kasama na kami palagi dito. Pero teka, ano bang nangyari? Mukhang may mabigat kayong problema ah. Nagkwento na sila rito. Ano ba naman ang napasukan mo, Kukay? Nanenermong sabi nito pagkatapos silang magkwento. Mabuti at binuhay pa nila itong kapatid ko. Paano kung walang awang pinagbabaral nila ang nanay mo ng gabing iyon? Tama lang na nakipaghiwalay ka sa Clay na yun, Kukay, sabi ni Olga. Ang kapal na mukha ng Violeta na yun na akusahan ng kriminal si Tio Orlando, gayong siya naman, idugong pusakal din. Susme, ano ba naman ang mga tao sa lugar ninyo? Napayuko siya. Kung hindi sana si Doña Violeta ang ina ni Clay, wala silang magiging problema. Nalalapit na ba ang pagwawakas ng pangarap ng pag-ibig ni Kukay? Saan ahantong ang muli nilang paghiwalay? Sana kayanin pa ni Kukay ang lahat ng pagsubok. Malapit na pong magwakas kaya huwag kayong bibitaw. Tutok lang. Abangan!